Kahapon, sobrang groggy ko. Kasi, labas lang natin galing operation. 11:05 ako na punta doon sa operating room. 11:45, 11:55, tapos na. 11:45, tapos na. 11:55, pupunta nila sa recovery room. Until 1 o'clock. Groggy, pero gising na gising. Alam ko yung nangyayari. Sabi ko, patulogin ako. Sabi ko sa nurse, may nilagay na pampatulog, pero hindi ako nakatulog. Yung anesthesia lang, manhid lang yung paa ko. Successful yung polyp removal natin sa ating uterus. And then, makalabas na tayo. Pero until 4 o'clock or 5 o'clock, hindi ako pinalitan pa ng lab gown. Kasi minonitor pa nila kung nagbe-bleeding ako. And sa aman ng Diyos, di naman tayo masyado nagbe-bleeding. Hindi ako nasalingan ulit ng dugo. Sana okay yung result ng ating CBC. Hindi bumaba yung ating hemoglobin ulit. Thank you, Lord! Makakalabas na tayo! Nire-release na ako! Okay, alright na! Bye! Ngayon, paglabas ko, syempre wala akong nararamdaman. May anesthesia pa. Manhid na manhid pa yung paa ko. Ganun pala yun. As in talaga, yung hindi ko magalaw yung paa ko. Hindi ko magalaw. Hindi ko magganyan-ganyan yung paa ko. Hanggang alas 6 yun. Ganun. Nangingimay. Pati dito sa sa puwet ko, wala. Nangingimay na siya. Hindi ko nga naramdaman na umiihi ako. Narinig ko lang umiihi ako. Eh, kailangan makaihit ako. Kahit pa paano. Successful na naman. Thank you Lord sa second life again. Bye! Hindi madaling ma-hospital dito. Sa awa ng Diyos, nakaraos na rin tayo. Ang ating mabuting amo, ating butihing amo, ating madam, ating sir, yan, todo suporta sa atin para tayo mapagaling. Hindi nila ako iniwan. Hanggang sa ngayon. Salamat sa kanila, sa pagtulog sa akin. Sila nag-sponsor para maging maayos yung kalagayan ko. Kung sa Pinas to, naku, grabe ng mahal to. Laboratory pa lang. MRI pa lang. Grabe. Ano na yung panggagastos ko. Sobra-sobrang pasasalamat ko sa ako ko. At andyan sila palagi. At kay Lord.